Ano ang kasaysayan ng mga Hudyo sa bansang Israel? Tara guys, ating pag-uusapan. Ang mga Hudyo ay isa sa mga pinakamatandang mga tao sa mundo. Ang kanilang kasaysayan ay nakatala sa Biblia sa pamagitan ng mga malaysay sa labas ng Biblia at mapanghanggang sa arkeolohiya. Mayroon siyang pinakamaraming facts na kumapatungkol sa kasaysayan ng mga Hudyo kaysa kasaysayan ng ibang tao. Gagamitin natin ngayon ang mga impormasyon na ito para ibuod ang kanilang kasaysayan para mas madaling sundan ang kasaysayan ng Israelita, ang terminong ginagamit para sa Hudyo sa Lumang Tipan. Tayo ay gagamit ng mga timelines. Ito ay nagsisimula kay Abraham. Pinagkalooban siya ng pangako para sundan siya ng mga bansa at nagkaroon siya ng ilang mga pagtatagpo kasama ang Diyos. Nagtapos sa simbolikong pang-alalay ang kanyang anak na si Isaac. Ang pag-aalalay na ito ay isang sign na pumapatungkol kay Jesus sa pamagitan ng pagmamarka ng lokasyon kung saan si Jesus ay siya ring isasakripisyo at inaharap ng pagpapatuloy. Kung saan ang mga inapo ni Isaac ay naging mga alipin ng Ehipto. Ang planahong ito ay nagsimula ng si Joseph at ni Isaac ay pinamunuan ang mga Israelita na nagtungo sa Ehipto kung saan katakunan sila ay naging mga alipin. Pinamunuan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto sa pamamagitan ng salot na Paskuwa na siyang sumisira sa Ehipto at nagbigay ng dahilan para ang mga Israelita sa iksuko mula sa Ehipto ay tumatawid papuntang lupain ng Israel. Bago kumanaw si Moises ay ipinahayag niya muna ang mga pagpapala sa mga sumpa para sa mga Israelita ay magiging berde mula sa dilaw. Ang mga Israelita ay magkakaroon ng pagpapala kung saan susundin nila ang Diyos. Ngunit makakaranas naman sila ng mga sumpa kung sila ay hindi susunod. Ang mga pagpapala ng sumpang ito ay susunod pa rin sa mga Hudyo matapos ang napakaraming mga taon. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang ang mga Israelita ay tumira sa kanilang lupain. Ngunit wala pa rin silang hari at hindi pa rin maitatag ang kanilang kabisirang lungsod sa Jerusalem. Ibang mga tao ang nangmamay-ari nito noong unang panahon nila. Ngunit noong 1000 BC, lahat ito ay nagbago sa pamagitan ni Haring David. Itinatag ni David ang Jerusalem bilang kabisiran ng lungsod at itinatag ni Solomon ang unang templo ng mga Hudyo. Nagtatag si David ng Royal Dynasty sa Jerusalem. Sinakop ni David ang Jerusalem at ginawa niya itong kabisiran lungsod ng Israel. Nakatanggap siya ng pangako na magkakaroon ng pagdating ng isang Kristo. At mula noon, ang mga Hudyo ay naghihintay para kay Kristo na dumating ang anak ni David na si Solomon, ang sumusunod na naging hari, at si Solomon ay siyang nagtayo ng unang templo ng mga Hudyo. Sa Jerusalem
ang mga inako ni Haring David ay mananatiling mga pinuno. Para sa 400 na taon, ang panahong ito ay makikita sa Aqua Blue ng 1600 BC. Ang mga panahong ito ay sinasabing ang panahon ay kaluwalhatian ng mga Israelita. Pinangakuan sila ng mga pagpapala. Ang Israel ay isang napakalakas na bansa na may isang advanced na lipunan, kultura at ang kanilang templo. Ngunit nakatala rin sa lumang tipan ang kanilang lumalagong korupsyon sa pagsamba ng mga idolo ng panahong ito. Ilan ang mga propeta noon sa panahong ito ay nagbigay ng babala sa mga Israelita na ang mga sumpa ni Moises ay magkatotoo kapag sila ay hindi magbago. Ngunit ang mga babalang ito ay kanilang ipinasawalang bahala. Sa wakas noong 600 BC, ang mga sumpa ni Moises ay siya ring nagkatotoo. Ang isang makapangyariang hari mula sa Babylonia na si Nebuchadnezzar ay dumating kagaya lamang ng hula ni Moises. Sa 900 na taon na nakalipas noong sinulat niya ang mga sumpa. Magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo mula sa katapusan ng lupa. Naggaya ng paglipad ng agila. Lupig ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Hindi lang niya ito nilupig. Inunog din niya ito ang kanyang winasa, ang templo ng siyang tinayo ni Solomon. Siya rin niya ang pinagtapon ng mga Israelita sa Babylonia. Tanging ang mga mahihirap na Israelita ang naiwan sa Israel, tumutupad ito sa mga hula ni Moises. Kamangha-mangha ang kasaysayan ng bansang Israel. Abangan nyo next episode, guys. Thank you guys. Thank you for watching.